So, what's up guys? This is Urban Right PH and welcome to another episode of my motovlog. So, yun. Yan, nakikita nyo ngayon yung aking simpleng scrambler na hindi mo malaman kung adventure bike. So, today, ang gagawin natin, ang video na to is about mga sobrang budget-friendly upgrades for your motorcycle na sabihin ko sa inyo less than 3,000 pesos lang men. And yung basta masipag ka lang maghanap sa Lazada, yan, makakahanap ka talaga ng mga murang item dun. And yung ano naman dun is yung style dun is kung ano yung maraming reviews, mostly ganun yung ginagawa ko. Kung ano yung maraming reviews, yun yung binibili ko. So this would just be a quick vlog about this motorcycle. Dapat talaga yung upgrade ko dito para sa click yun eh. E kaya lang parang mas bagay pala dito sa motor ko na to. Itong DTR 150. So yan yung itsura niya ngayon guys. Ano? Diba? Pogi naman eh. Simple lang diba? So yun. Wag na natin patagalin. So ang una kong upgrade dito, makita nyo naman yan. So may video rin ako ng insert na ina-unbox ko. So nagdagdag na tayo ng top box. So dapat para sa Honda Click yan. Kaso parang mas bagay siya dito eh, di ba? Mas bagay siya eh. Ayun o. Mas bagay siya sa dito sa motor na to. Pero bibili rin tayo ng isa pang ganun para sa Click. So this top box is only 999 pesos plus shipping fee na 80 pesos, so 1,080 pesos lang siya guys. Total niya 1,080 pesos. 'Di ba? Hindi naman siya ganun kalaki. This is just 26 liters. Hindi, take note, di kasha ang full face helmet or half face dito. I bought this para sa yung mga kapote or other stuffs lang na kunwari may dala akong maliit na bag pag umulan, dito ko ilalagay. So may kasama na rin siyang base plate. Ayan, nakalagay na ito yung base plate. Tapos may bracket na rin siya. Ayan, oh. Ito bracket to. Ayan, bracket siya. So tingnan natin yung loob. Take note ha, 999 lang plus shipping fee. Eh paano kung hindi ka pa sa malayo nakatira, 'di ba? So ito may extra siyang dalawang susi na kasama. Tinago ko 'yung isa. So ayan. Ayan, nakalagay diyan 'yung itong hipad, ORCR, oh, may face mask pa ako. Tapos mga tali. 'Di ba? Not bad na for 999 pesos, guys. So ayan. Pero ano, marami naman siyang review. Marami siyang review at okay naman talaga siya. So kung balak mo na yung ayaw mo na masyadong malaking top box, okay na okay to. As may sandalan pa siya. Parang sandalan to yun. Pero I suggest huwag niyo sasandalan kasi baka masira. Syempre plastic lang siya. Just like any other top box naman. Mukhang parehas lang siya ng ibang top box. Pag may sticker to dito, kaya lang tinanggal ko na rin para mas bagay ng plain lang eh. 'Di ba? So ayun oh. Pogi, 'di ba? Pogi, men, 'di ba? Mukha siyang adventure bike na. So 'yun. 'Yan yung una kong upgrade, 999, so 1 plus delivery fee, so 1,080. So next, wala ba kayo napapansin guys? Sarap. Wala ka ba napapansin? Yan. Nagpalagay na tayo ng mini driving light. Boom! Di ba? Pogi! So yung mini driving light, I got it for 1,300 pesos. Tinawaran ko ng 100, 1,400 yan eh. Tinawaran ko. So 1,300 plus 300 na labor, 1,600 plus yung switch 50 pesos.
So parang 1650 siya in total, 'di ba? Ano na 'yan ah? Yung white na ilaw pati may yellow light na siya. So, ang lakas niya, guys. Sobrang lakas niya. Nung trinay ko kagabi, maglagay akong picture, malakas siya. Ano, tapos ganda talaga tignan. Sobrang bagay. Dapat eto, dapat sa click rin ako magpapalagay. Kaya naisip ko, parang mas maganda rin talaga na pag dito eh. Parang mas bagay, I mean. Pero sa click, lalagyan rin natin siya niyan. Kasi ano lang naman eh, less than 3,000 tong dalawa. Yan. Tsaka yun, which is may purpose talaga na nahihinaan kasi ako sa ilaw nito eh. Mahina yung ilaw nito, guys, yung ganito. Hindi siya ganong kalakas sa gabi. So I thought of maglagay talaga ng mini driving light kasi ito yung uso ngayon eh. So yan, just below the headlight. Sabi ni Kuya, wala namang problema na dito ilagay. So yun, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kalakas. Kaya lang, tanghali ngayon eh. Baka hindi mapansin. So, yan. Naka-on na siya. So, ito yung switch. Yan. So, pag in-on mo yan, ay on muna natin switch ng ilaw. Yan. So, naka-on na yung switch ng ilaw. Ito nga yan. Diba? Hindi siya ganun kalakas eh. Pero kasi maaraw ngayon. Pag in-on mo yan, tingnan natin. Ayan. Yan na siya, guys. Hindi masyado kita kasi maliwanag. Ayan. So, yan siya. Tapos may passing na rin siya. Ayan na. Ayan. Pag i-off mo, wait lang. So, yan siya, guys. Ayan na. Talagang take note lang, mukha siyang mahina kasi maaraw ngayon. Pero pag sa gabi, malakas yung buga niyan. Ayan. Tapos ito yung passing. Pag nag-passing, ayan, nag-iiba. Try natin yung off. Kahit naka-off yan, pag nag-passing, ayan, passing siya. Ayan. Alam po, pwede rin ibahin yung kulay. Ayan. Passing light. So, yun, guys. Yun yung mga in-upgrade ko. So, una is itong top box. Which is worth $999 sa Lazada plus shipping fee and ang aking mini driving light. Ayan o, mini driving light which cost around $1,650, labor, pati yung switch kasama na. So kita nyo naman, sobrang helpful ng mga ganitong upgrade lalo na pag bumabiyahe ka, yung malayuan. Kasi pag ano, minsan hindi masyadong ano eh, di mo maasahan lang yung headlight ng motor mo. Lalo na yun dun sa click. Mahina yung stock na LED ng click para sa akin. Nahinaan ako sa kanya. So, most likely, papa-install rin ako na ito. No mini driving light. Inuna ko lang to kasi dito ko pinagawa yan sa Kainta. Yung click ko na sa Makati. Tapos, itong top box. Very helpful siya. It's not that big. Ano, yun lang siya. Cute nga eh. Ayan. It's not that big, pero kung hindi ka naman, hindi naman sobrang dami ng gamit yung ilalagay mo, pwede na siya. Kasi parang ang pangatignan pag sobrang lapad, parang nakakailang kasi sa traffic. So, ganyan lang siya kalapad eh. Ayan, ganyan lang. Simpleng-simple lang. Ayan, tapos yan yung motor. Kaya tayo sa ganito. Ayan. Yan. Yan yung itsura niya. So, pakita ko ulit yung ilaw nitong motor, yung mini driving light. May switch siya dito.
On ko muna yung pinaka-switch ng ilaw. Yan. Headlight lang yung nakabukas. If I turn this on. Sasabay na rin yung ano. Pag in-on ko yung switch na in-install, sasabay na rin yung mini driving light. Ang pinaka-ano ko dito is mahalaga kasi sa akin yung passing eh. In-off ko, ayan, mag-orange siya. Pero pag in-off ko rin yung ilaw, automatic may passing rin siya. Ayan o. Ayan. So, very helpful yan guys. Lalo na pag sa biyahe. Yung mga ganyang upgrade. Lalo na pag sisingit ka, hindi sapat yung busina. Mahalaga may passing light rin. Hindi naman siya ganung nakakasilaw. Huwag mo lang talagang tatadtarin yung nasa harap mo. Ang nakakairita yun. So yun. For less than 3,000 pesos. Diba? Sobrang sulit na yan. Magkano ba yun in total? Siguro ano? Mga 2,650 kasi plus shipping fee. Palagay mo na 2,700. Kung 50 pesos lang yung shipping fee nung top box from Lazada. Diba? Sobrang sulit na guys. So, yun lang. This is just a quick vlog kung ano yung mga pwede kong maitulong sa inyo na kung tight budget, diba? Sulit na sulit na yung mga ganitong upgrades para sa motor nyo. So, if you have any questions, PM lang kayo or comment. And if you're not yet subscribed to my channel, please hit the subscribe button. And yun, this is Urban Ride PH. And don't forget to like, share, subscribe. Peace!